Isa ka ba sa mga nagtatanong kung ano nga ba talaga ang isang arkitekto at kung ano-ano ang nagagawa niya o ang ginagawa niya? Having this journey on YouTube made me realize that there are some who are not fully aware of what an architect does. And it's okay, kahit naman sino, ayaw nang meron silang hindi alam. So ito na, ipapaalam ko na sa inyo ang ilan sa mga nagagawa o ginagawa ng isang arkitekto. Hi, I'm Carlo and I'm an architect. I am part of an organization called the United Architects of the Philippines. And we promote this hashtag, Get an Architect. Later on in this video, you get to realize why. Ano-ano nga ba ang ginagawa ni architect? At bakit si architect ang dapat mong kausapin kapag gusto mong magpa-design ng bahay, building at marami pang iba? I will try to answer this question and more, but before that, how to become an architect? This is from my personal experience. I started my architectural journey when I took up BS Architecture or Bachelor of Science in Architecture at the Mapua Institute of Technology, which is now known as the Mapua University. The curriculum was up to 5 years, but I had to take mine longer due to financial and personal reasons. After graduating, I took up an apprenticeship job at an architecture firm, where I was trained and honed to design houses and buildings or whichever the company had in their roster of projects. That apprenticeship will serve as a requirement when taking up a licensure exam in architecture. So after completing the apprenticeship requirements at ang iba pang requirements ng PRC, I took the architect licensure exam at the PRC, which is the authorized government body which is mandated to regulate and to supervise the practice of professionals here in the Philippines. Kabilang na dyan ang mga doctors, nurses, accountants, engineers, at marami pang ibang professionals. After passing the board exam and getting to submit all those documents required, I am now a registered or licensed architect. Guys, baka akalain nyo ganun lang kadali yun ha, pero hindi ko na talaga i-discuss in detail lahat ng mga nangyari para makapasa ako sa board exam. So that's what it takes to become a fully fledged architect. Pero ano nga ba ang ginagawa ng isang arkitekto? Akala ng iba ang architect ay katulad ng isang engineer. Magkaiba po kami ng mga engineer at maraming klase ng engineers at iba-iba ang kanilang mga specializations. Although we share some things in common, iba ang field of expertise nila. Ano nga ba ang role ng isang arkitekto sa built environment or sa design and build industry? Kung isa ka sa mga nagbabalak na kumuha ng ganitong degree sa college at kung ano ang mga aasahan mo sa career na ito o di naman kaya isa kang prospective client ng isang architect or may balak kang kumuha ng architect at tipong hindi ka aware sa mga trabaho at ang mga nagagawa niya. This video is just for you. Panoorin mo ito. Before I begin, let me start by saying that there are different types of architects. This is just my observation for being in the practice for more than 10 years. There are 4 kinds of architects I can think of. There are the design architects, which I am most inclined in. These architects are more on the aesthetics. They are more on the functions of the space and the overall layout. Kasama na dyan ang look and feel of the project. Some architects are into project management. These architects are more into technicals. They get to know how things work and they really know how things go together, especially in construction. Kaya sila ang nagma-manage ng project for it to run smoothly. They know how the system works. And then there are construction architects or those architects who are into construction. So meaning sila mismo ang tagapag-construct or ang tagapagtayo ng structure na galing naman sa design architect. And lastly, there are those commercial or business type architects. These architects are more into commerce. Either they manage a business or a firm or they are more into sales or merchandising. Like those owning a furniture shop or those who do retail. They know how to sell and do business. So an architect can venture into 4 general types of practices: design, project management, construction, and commerce. Some architects may have 1 or 2 or maybe all of these 4 traits, depending on their experience in the actual practice or depende sa gusto nilang gawin. So if you are thinking of hiring an architect or planning to be an architect, keep in mind that there are many types of architects and you don't have to limit yourself into one scope or specialty. Pwede mo namang gawin lahat. Madaming pwedeng opportunities for architects in the design build industry. Pero ang primary role ng isang architect can be similar to a coach of a basketball team, a film director like the ones in the movies, or just like a maestro in an orchestra, a conductor. An architect is like a basketball coach. He plans and prepares the plays that would be done by the players on the court. An architect is like a film director.
kasi dapat alam niya lahat ng magaganap sa kwento. Alam din niyang pagsamasamahin ang mga eksena para makabuo ng magandang pelikula. An architect may also be similar to a maestro or a maestro or a conductor sa isang orchestra. Alam niya kung paano pagtutugma-tugmain ang mga instrumento para makagawa ito ng magandang music. The musical conductor may not know how to play every single instrument that's playing, but he knows how to make it jive together to create a beautiful and a synchronized ensemble. And that's what an architect does. They focus on how to assemble those scenes or instruments or pieces together into something that makes a lot of sense. Si architect, masasabi natin na jack of all trades. Or madami siyang alam sa kanyang field of expertise, which is design and build. Kasi yan din naman ang mga pinag-aralan naming subjects sa college. How to design and how to build it. Importanteng alam din ni architect ang lahat ng aspeto ng isang bahay or building. Tulad ng structural supports, electrical works, mechanical works, plumbing works, at marami pang iba't ibang klaseng works. Kasama na din dyan ang mga detalye sa carpentry, steelworks, tile patterns, roofing installations, at marami pang iba. Alam nyo ba na lahat ng yan ay dinodrawing ng arkitekto at kasama ito sa overall design ng isang bahay? Ano pa kaya sa building? Ang mga nakikita nyo na post namin sa social media ay maliit na bagay na lang ng talagang ginagawa or nagagawa namin. Final product na lang yan. Siyempre, may pinagdaanan pa yan. Kaya naman, designing a house or any related structure is done or initiated by an architect. Bukod pa yan sa kaalaman namin sa National Building Code, Fire Code, Structural Code, Accessibility Laws, at lahat ng klase ng codes and laws na kailangang i-implement sa designs pa lang. Para sigurado kayo at naaayon sa standards ang design ng bahay nyo. In short, lahat ng detalye, lahat ng rules and laws na kabilang sa design, at lahat ng engineering designs ay dapat alam ni architect. Hindi man niya ito mastery, marunong at may alam siya tungkol dito. Kasi kabilang din ang engineering subjects sa mga subjects sa curriculum ng BS Architecture. Kaya naman si architect ang magandang kausap pagdating sa design and build processes ng iyong project. Pagdating naman sa mga allied design services like civil engineers, electrical engineers, mechanical engineers, electronics and communications engineers, and the plumbing and sanitary engineers, the architect acquires their services as designers and consultants to complete the overall design of the project. The architect will then check the engineering designs as it has to basically follow the architectural designs. So, ibig sabihin, kahit na si architect ang primary designer sa design ng inyong bahay, kailangan pa din niya ang serbisyo ng allied engineering services na kinabibilangan ng mga engineering practices na nabanggit ko din kanina. Pero ang lahat ng designs nila ay nakasunod or nakaayon sa architectural designs ni architect. Pagdating naman sa construction, si design architect ay pwede pa ding ma-involve sa puntong ito kasi lahat ng itatayo ni contractor ay dapat nakasunod sa design ni architect at ng kanyang mga engineers. Ang trabaho ni design architect dito ay ang i-check kung nasunod ba ang kanilang design. Ganun ka-importante ang meron kang design na pinanghahawakan. Ganun din ka-importante ang architectural designs. At ganun ka-importante ang value ni architect. Kaya naman, you should get an architect. Ano pa ba ang pwedeng papel ni architect sa construction? Bukod sa project management o ang pagpapalakad ng isang project, pwede ding mangyari na si architect ay may construction business na. Sa ganitong pagkakataon, si architect ay isa ng contractor. Makikita nyo naman ito sa kontrata kung si architect ba ay mai-involve sa construction or sa design lang siya. Kung si architect ay involved lang sa design, paano ko naman maitatayo ang bahay ko? Sa ganitong pagkakataon, pwede naman mag-refer si architect ng contractor na gagawa ng mismong bahay mo. May advantage ba kapag si architect na din ang contractor? Yes, kasi posibleng isa na lang ang kausap mo. Ano naman ang disadvantage kung sa design lang mai-involve si architect at iba na ang may hawak sa construction? In my opinion, this is also a good practice kasi merong counter-checking na magaganap, meaning may collaboration na mangyayari instead of having one person dictating everything. Okay din ang merong check and balance. Okay lang ba na design lang ang kukunin kong service kay architect? Yes, okay lang yun. Flexible si architect sa mga requests ng client. Pwera na lang kung out of this world or talagang may dahilan si architect kung bakit hindi ito kakayanin. Ito naman na may pag-uusapan sa design phase pa lang. Ang design phase ay kinabibilangan ng ilan pang sub-phases. The pre-design phase. This is when the architect asks you about what are your requirements and priorities for your dream house. Ito yung parang interview process with the client. This can be a very long process, pero every question the architect will ask you is vital in his design methodologies and applications. The schematic design phase.
After makuha ni architect ang mga prerequisites sa project mo dun sa pre-design phase, he then goes into the schematic phase na kung saan gagawa na siya ng initial schemes or layouts ng design ng bahay mo. Merong iba na floor plans lang muna, meron namang iba na kita mo na agad ang massing niya. Kapag approved na sa client ang schematic designs ni architect, he will then proceed to the design development phase na kung saan gagawin na ni architect ang final drawings for the building permits or blueprints. Dito na din niya pwedeng kuhanin ang serbisyo ng Allied Engineering Services kung saan sila naman ay gagawa ng designs para sa structural, electrical, mechanical at plumbing and sanitary. Sa punto na ito, pwedeng si architect na lang ang kumausap sa kanila kung masyado na itong technical para sa kliyente. Sa architectural drawings din naman ni architect sila magbabase. Pero okay lang din naman kung ma-involve si client sa proseso na ito, lalo na kung technical din si client at meron siyang mga specific requests. After this will be the production of the construction documents for building permits. After ma-finalize lahat ng architectural plans and engineering plans sa design development phase, ito ay aayusin na for blueprinting. Blueprint serves as construction documents for building permits kapag gusto mo na itong ipatayo or kung ikaw naman ay mag-a-apply for a loan. These are part of the requirements. Itong mga documents na ito ang i-check ng inyong local municipality kung pasok ang mga designs sa National Building Code and Building Regulations ng city or municipality kung saan itatayo ang project mo. Kung may comments or violations sa design, ibabalik ito kay architect for revisions at isasubmit ito ulit hanggang sa ma-approve. Once ma-approve na for building permits, this is already good to go for construction. Dito na ngayon mag-uumpisa ang construction phase. Sa blueprints na usually nagtatapos ang services ng design architect. Again, design ang primary purpose ni architect. Kung siya ay involved pa rin sa construction or siya mismo ang contractor, labas na ito sa design phase at ito ay papasok na sa build phase or sa construction phase. So just to wrap things up, the architect does number 1, the architectural designs, planning, client interviews, everything he needs to do and complete the design, and number 2, coordinate or relay the architectural designs to the Allied Engineering Services to complete the total design package and make sure that the design works. I will end the discussion here, pero basically you get a summary of what an architect does. Summary tayo. If you like this video, please do not forget to hit that like button. Comment down below if you have more queries. I will always try my best to get back to you as soon as I can. Medyo busy din. And also, please hit that subscribe button kung feeling mo marami ka pang gustong matutunan about architectural topics, tips, advice, lessons, and know-how. You may also click that notification bell icon to keep you updated on my future uploads kasi sa channel na ito, may future. Shout out to Think Simple Craft for quick and easy arts and crafts. Go check out her YouTube channel. I will put a link on the descriptions below. Shout out to Mr. Joshua Lumaras, an architecture student from Mindanao, and also to Mr. Jake Torales. Shout out to Mr. Bruce of Instagram. He's an architecture student who requested for me to do a vlog on my journey in this career. Well, this is not it. Maybe in the near future, I will be doing a full-on architectural journey feature. Lastly, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa channel na ito at sa Architalk. I wouldn't be able to reach 10,000 subscribers without your continuous support. I may not know you all personally, pero I am very grateful for all your compliments. Please continue to support this channel and keep your comments and queries coming. I will try to answer them all as soon as I can. Muli po, maraming salamat. Isa ka ba sa mga nagtatanong? These architects are more on the aesthetics. So, ibig sabihin, kahit na si architect ang primary designer sa on my future uploads kasi sa channel na ito, umiyok pa.